वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। तो आज मैं आया हूँ खेत पर एंड यहाँ पर पानी कर रहा हूँ मैं, और मेरा मतलब न्यूज़ वाले भी वीडियो बनाएंगे। Congenital condition known as hypertrichosis. The disorder causes excessive hair growth. Kaksasa. Werewolf syndrome. Isang kakaibang karamdaman na posible nga bang makuha sa maling medikasyon. Gamot. Kakampi natin tuwing tayo ay magkakasakit. Ang gamot ay inaasahan natin ipaglalaban tayo sa mga sakit, pero paano kung ang gamot na may inom mo ay parang ex mo na pinaasa ka lang, tulad ng ex mo na sinaktan ka lang? Paano kung ang gamot na may inom mo ay siya palang magpapahamak sa'yo? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang ilang kaso ng werewolf syndrome at ang isang pangyayari sa bansang Spain kung saan halos 20 bata, kabilang ang mga sanggol, ang nagkaroon ng kakaibang karamdaman dahil nabigyan sila ng maling gamot. Isang pangyayari na talaga namang ikakagulat mo dahil ang resulta nito ay sobrang nakakatakot at sobrang delikado. Sa video na ito ay malalaman mo kung anong gamot ang posibleng maging sanhi ng isang genetic mutation na tinatawag na werewolf syndrome. Alamin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ken Nation, i-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Ken Thoughts. Ano ba ang hypertrichosis o werewolf syndrome? Ito ay isang abnormal na pagkakaroon ng sobra-sobrang buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Isang kakaibang karamdaman na lumalaganap na sa iba't ibang bahagi ng mundo simula pa noong early 1900s, at hanggang ngayon ay wala pa ding nadidiskubre na medikasyon para dito. Sa bansang India, isang 13 anyos na lalaki ang ipinanganak na may ganitong uri ng karamdaman. Ang buong muka ni Lalit Patidar ay nababalot ng makakapal na buhok, dahilan para maging kakaiba ang kanyang itsura sa isang normal na bata. Ang werewolf syndrome ay wala pa ding medikasyon, kaya walang magawa si Lalit kundi tanggapin na lamang ang kanyang itsura. Dahil nga dito ay minsan nakakaranas siya ng pambubuli, at kung mamalasin ay binabato pa siya ng ibang tao, at minsan ay tinatawag pa siyang isang unggoy. Welcome back to my new another video. तो आज मैं आया हूँ खेत पर एंड यहाँ पर पानी कर रहा हूँ मैं, और मेरा मतलब न्यूज़ वाले भी। Katulad ni Lalit, nagtataglay din ng werewolf syndrome ang tatlong magkakapatid na babae na sina Savita, 23 anyos, Monisha, 18 anyos, at Savitri, 16 anyos. Sila ang Raut sisters mula din sa bansang India. Nakakalungkot na sa kanilang murang edad ay iniisip na nila na hindi na sila makakapag-asawa dahil nga sa kanilang kakaibang itsura. Minsan ay sinusubukan nilang alisin ang mga buhok mula sa kanilang mukha, subalit kaagad din naman itong bumabalik. Sa kabuuan ay may tinatayang 300 na kaso ng hypertrichosis sa buong mundo, at 5 nga dito ay kasong mula sa bansang India. Noong 2019 naman, nasa 20 kabataan ang na-diagnose ng hypertrichosis o werewolf syndrome. Ayon sa reklamo ng mga magulang, mula nang makainom ang kanilang mga anak ng gamot na omeprazole, nagsimula nang tumubo ang mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga apektadong bata. Imbis kasi na reflux medicine ang maibigay sa mga batang ito, aksidenteng isang hair loss medicine pala ang naibigay sa kanila na naging dahilan ng pila mutation sa mga pobreng bata. Ayon sa naging investigasyon, ang gamot na dapat sana ay ibibigay sa mga kabataan ay ang omeprazole na isang medikasyon para sa indigestion at acid reflux, o mas kilala bilang heartburn, isa itong kondisyon kung saan madalas makakaramdam ang isang tao ng pananakit sa bandang ibaba ng kanyang dibdib dala ng isang stomach acid flow
na bumabalik sa daluyan ng pagkain. Napag-alaman na nahaluan ng minoxidil ang gamot na naibigay sa mga bata. Ang minoxidil ay isang medikasyon para sa hair loss. Pinaniniwalaan na ang pagkakamali ay gawa ng pharmaceutical company na Pharma Chimica Sur na naging sanhi ng outbreak ng hypertrichosis o werewolf syndrome sa Granada, Cantabria at Valencia sa bansang Espanya. Pinaniniwalaan ng Spanish Agency for Medicine at Ministry of Health na ang mga defective at kontaminadong mga gamot na ito ay nagmula sa bansang India. Maging noong unang panahon ay may mga ganitong kaso na din. Kung natatandaan mo ang Greatest Showman na si P.T. Barnum, isa sa mga sikat na nagpapalabas sa kanyang sirkus ay si Annie Jones, ang babaeng may balbas at bigote. Katulad niya ay halos karamihan ng mga taong may werewolf syndrome ay matatagpuan mo sa mga sirkus noong unang panahon dahil nakakatawag ng pansin sa marami ang kanilang kakaibang itsura. Naniniwala ang mga eksperto na posibleng ang karamdaman na ito ay namamana o galing sa isang genetic mutation at posible din naman na ito ay makukuha sa mga medikasyon katulad ng mga antibiotics at vasodilator katulad na nga nang nangyari sa bansang Spain. Ang mga ito ay teorya pa lamang dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tukoy kung paano nga ba nakukuha ang ganitong uri ng sakit. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat na kaso ng werewolf syndrome sa Pilipinas. Kung mayroon man, malamang ay hindi pa ito nabibigyan ng pansin. Pero katropa, hypertrichosis man o werewolf syndrome o anumang mga disorder, sana ay mas maging maayos ang pakikitungo natin sa mga taong nagtataglay ng kakaibang itsura. Bukod sa sakit na nararanasan nila, karamihan sa kanila ay biktima ng bullying at discrimination. Kahit man lang sa pagtuturing natin sa kanila ng maayos at may respeto, mararamdaman nila na may puwang pa rin sila sa mundo sa kabila ng kanilang kakaibang itsura. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan na lang ng komento sa ibaba ng video na ito. And before we end, bigyan natin ng spotlight ang ating mga solid katropa. Big big shoutout sa mga sumusunod. Adrian Liena Rezas. Shoutout kay Ayla Del Lima. Shoutout din kay Emil Cuevas. Big shoutout kay Bob Guerrero. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta Kien Nation.